A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, thus should one regard us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Now, it is of course required of stewards that they be found trustworthy. It does not concern me in the least that I be judged by you or any human tribunal. I do not even pass judgment on myself. I am not conscious of anything against me, but I do not thereby stand acquitted. The one who judges me is the Lord. Therefore, do not make any judgment before the appointed time, until the Lord comes, for he will bring to light what is hidden in darkness, and will manifest the motives of our hearts, and then everyone will receive praise from God. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise and honor the gospel. Living and effective, discerning reflection and thoughts of the heart. Alleluia, 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 The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "No one can serve two masters. You will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds in the sky. They do not sow, nor reap. They gather nothing into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are not you more than important than they? Can any of you, by worrying, add a single moment to your lifespan? Why are you anxious about clothes? Learn from the way the wildflowers grow. They do not work or spin, but I tell you that not even Solomon in all his splendor was clothed like one of them. If God so clothes the grass of the field, which grows today and is thrown into the oven tomorrow, he will not much more provide for you. O you little of faith, so do not worry and say, what are we to eat? Or what are we to drink? Or what are we to wear?
All these things the pagans seek. Your heavenly Father knows that you need them all, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given you besides. Do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Sufficient for a day is its own evil. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Don't worry, be happy. Yan ang mga salita naririnig natin na umaalingaw ngayon, na maaari narinig na natin sa maraming lugar o panahon. Don't worry, be happy. Pakiulit nga po. Naalala ko tuloy si Padre Pio, isa sa mga banal. Almost all of the saints, ito yung kanilang ipinapahayag. Don't worry, be happy. Palalo lang na si Padre Pio. Pero bahagi yun na kung saan, nagmumpihan po natin na ito ay alingaw-ngaw lamang na ipinahayag ni Jesus. Bakit? Bakit hindi tayo mag-worry? Sabi nga, dahil baga sa tulad na ipinahayag si Ebanghelyo na tatanda ka at walang maibabahagi na ito ay magdadagdag ng kahit man lamang ng isang oras ng inyong buhay. Sa Tagalog translation, isang oras. Sa English translation, nakalagay naman, a partial of your lifespan. Na kapag kinagwala, wala namang ibang makadadagdag sa panahon ng ating buhay. Pero yung sabihin ay sinasayang lang natin yung panahon na ilalagak natin sa pamamagitan ng ating pagkabalisa o pag-aalinlangan. Pero higit sa lahat, bakit inaanyahan ng Diyos na lang na huwag tayo mag-worry? Kasi nga, ay pinapatay na ito kagad. Pinapatay na kagad ito yung ating kaligayahan sa daigdig na ito. Kasi yan po yung trabaho ng pag-uwi. Pero higit sa lahat, bakit po ipinaya? Kasi po ito yung section na bahagi po ng Ebanghelyo natin ngayon ay alam. Tumutugon ito sa huwag kang maglingkod sa dalawang Panginoon. You cannot serve both God and Mammon. Na ipinapahayag ito sa oras na ikaw mag-worry. Alam mo, yung Diyos natin, yung Diyos na siloso, ayaw niya na may kalibali. Pero sa oras na ikaw ay mag-worry, automatic indication and indicator na binibigyan mo ng kalibalang Diyos. Kasi already worried. Nagiging tagapagsamba ka na ng kayamanan ng daigdig na ito. Dapat kung tunay kang sa Diyos, you are worry-free. So, ito yung panyaya na nais natin bigyan ng pag-inilay. Paano nga ba? Na huwag tayong mag-worry. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mabalisa. Tatlong puntos na kung saan nais natin pag-inilay. Yung una pong dalawang puntos ay kung makita po natin ay tumutugon sa ipinahayag po sa atin ng ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Yung pong ating ikalawang pagbasa, anong sinasabi, ano? Na yung turing ninyo sa amin ay maging ano? Stewards
maging tagapangalaga, maging bahagi na kung saan ay maging mamuting katiwala. Alam natin kung saan ay kapag tayo ay naging mabuting katiwala, ay tayo ay iniiwasan natin ang pag-worry. Sabi mo sa dalawang puntos. Una, sa pamagitan ng ano, kapag ginawa natin yung ating tungkulin. Alam po natin na sa bahagi ng ating kasaysayan, na kumisang kaya tayo dumarating sa pagkakataon na tayo ay nababalisa. Bakit? Kasi yun ay bahagi ng ating karanasan na mayroon tayong tungkulin na hindi nating ginampanan. At mayroon tayong pagkilos na kutusin ay isang pagkilos na inilang sa atin na ginagawa natin ang isang bagay na hindi inuutos sa atin. Hindi na natin ginagawa yung ating tungkulin, gumagawa pa tayo ng mga bagay na kutusin ay lumbog doon sa tungkulin natin. Kaya kung isa na nangyari, nagkakaroon tayo ng kadahilanan na magkaroon ng pagkabalisa. Kasi yung dapat nagampanan natin, hindi namin ginawa. Kaya po kumisa may mga taong nagre-reklamo, bakit? Ba't ka may problema sa iyong pag-aaral? Eh kasi hindi ka kasi nakikinig sa teacher mo. Hindi ka gumagawa ng assignment mo. So ano man yung trabaho na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kapag hindi natin ginagawa, employee ka, hindi ka pumapasok sa trabaho mo, magkakaroon talaga ng problema. Kakaunti ang sahod mo. Kasi bakit? Hindi ka napasok eh. Hindi ka sinasahuran. Kababawasan ang ibang kagastos mo. At makita po natin, kapag po sa wag natin, kapag ang tungkulin natin, hindi natin ginagampanan, ano mangyari? May backlog tayo. May backlog tayo. Kaya tama yung sinabi ko sa Ebanghelyo natin sa ngayon kay San Mateo na sinasabi ng Panginoon na ang bawat araw ay may kanyang sulirabi. Ang bawat araw ay may kanyang sulirabi. Hindi mo ginawa ngayon ang sulirabi ng bagay na ito. Akala namin makalalagpas tayo kinabukasan. Akala natin makakaligtas tayo doon sa tungkulin na hindi natin ginampanan. Akala natin maiiwasan natin yung problema na ating hinaharapan. Pagdating ng bukas, hahabulin tayo noon. At sisingilin tayo noon. Kasi bakit? Hindi natin ginawa yung ating gawain para sa araw na ito. At kapag hindi natin ginawa, iipon yun. Maging bahagi ng problema natin sa araw ng bukas. Kasi bakit? Hindi natin ginawa yung dapat nating isakatuparan sa araw na ito. Kaya mamumong problema tayo. Gawin mo yung trabaho mo. Mababawasan ang kadahilanan para ikaw ay mag-worry. Pangalawa, bahagi pa rin o ng pamantayan ng pagiging mabuting katiwala. Ano yung pangalawa? Do not overdo it. Bawal ang sobra. Okay lang na punuan mo, pero bawal ang sobra. Kasi ano yung mangyayari kapag sobra? Matatapon lamang. Kung isang sabi nga natin, sa mga gawain natin sa gawain ng daigdig na ito, gusto natin na kumaari sa daigdig na ito, kumaari lamang ay yung trabaho na ginagampanan natin, kung isang gusto natin ay sa pag-aakala na kapag ginawa natin ngayon, mawawala na tayo ng trabaho bukas o mawawala na tayo ng problema bukas, mali o. Kasi may mga taong tinawagin na, sige, ayusin mo na lahat ngayon. Total, bukas wala ka nang alalahanin. No?
Hindi ho, niluloko niya lang yung sarili ninyo. Hindi ho nahulugan na kapag ginawa mo ang trabaho ngayon at sinagad mo ngayon. Sinagad mo hanggang doon sa sobrang sobra. Akala natin wala na tayong maging problema sa bukas. Hindi ho. Lalo kayong magkakaroon ng problema sa bukas. Bakit? Kasi wala na kayong lakas bukas eh. Sinagad nyo na yung lakas nyo ngayon. Bahagi ho, isa po sa mga itinuturo sa atin ng Industrial Revolution. Ito po ay noong 1900. Noong 1900 po ay itinuturing natin Industrial Revolution. Dito nagsimula yung tinatawag natin 8-hour workload. Nauna, ang trabaho, hindi lamang a minimum of 8 hours. It could be 12 or more. Pero after ng Industrial Revolution, nakita po nila na alin, ang talagang normal na ang tao ay makapagkatrabaho ng maayos rin 8 hours. More than 8 hours, pwede pa rin siya makapagtrabaho. Pero alin, islapi na. Hindi na kasing galing noong unang 8 oras. Eh, Father, bakit kami nagkakaroon ng OT at mas malaki ang bayad? Well, kaya ka binilalakihan ng bayad sa OT because to presume na dapat mayroon kang mas panahon, mas may panahon na ifo-focus mo ang sarili mo para magampanan mo yung tungkulin mo katulad ng effectivity na ibinigay mo ng unang 8 oras. At sabi ko nga ay, may nakita na ba kayong kumpanya na araw-araw may OT? Wala. Kasi bakit? Alam niya, ikasisira ng trabahador niya. At kapag nasira yung trabahador niya, masisira ang quality ng trabaho niya. Masisira ang kumpanya niya. Hindi rin nauunlad ang negosyo niya. Kaya, bahagi yun. 8 hours. Mayroon noong day off. Kumisan yung iba, ayaw mag-day off. Kasi bakit? Kakayod. Nakalimutan na ang Diyos. Nakalimutan ang magsimba. Akala ng iba, ang Diyos lang yung kanilang nakalimutan. Kasi bakit? Kasi gusto nila ang buong panahon ay para sila ay magkaroon ng maraming pera. Pero ano yung nangyari? Hindi lang Diyos ang nakalimutan nila. Pati yung pamilya nila nakalimutan nila. Wala na silang panahon sa asawa nila, sa mga anak nila. Kaya ano nangyari? Malayo ang loob sa kanilang mga miyembro ng pamilya. Ano pa? Makita po natin ngayon may mga sakit na work-related. Kasi bakit? Trabaho ng trabaho. Pero ngayon, pagkatapos ng sila ay yumama na sa trabaho, ano nangyari? Nagkaroon sila ng sakit gawa nung kanilang pagsumikap na kumita ng maraming pera. Saan napunta yung kanilang pagsumikap na kumita ng kanilang maraming pera? Doon napunta sa pambayad sa ospital at ang kanilang sakit. Lumigaya ba sila? Hindi. Napunta lamang sa sakit ang kanilang pinagsumikapan na pera. Nakalimutan na ang Diyos, nakalimutan na ang pamilya, nakalimutan na nila yung kalusugan. Bahagi yun akong sarino, makita po na, may limitasyon tayo. May limitasyon, kaya bawal yun ang sobra. Bawal yun ang sobra. Ito yung huwag natin kalimutan na ipinamamanig sa atin ang puwang may kapag. Makita po natin na may kakayanan ang bawat isa na ipinagkaloob sa atin. At sabi nga po ay ano, huwag tayo magpanuloko na sa pag-aakala na kapag nagawa natin ngayon lahat ngayon ng trabaho, bukas wala ng problema. Hindi. Darating pa rin ang bukas ang problema ng bukas. Kaya nga sabi, every day has its own evil. Every evil is sufficient to its day. Kaya gawin lang natin yung kaya natin ngayon. At hayaan natin ang bukas.
ng mga problema sa kanya. So ito po, yung unang dalawa. Gawin natin yung ating tungkulin. Do not overdo it. Bawal ang sobra. Bawal ang exaggeration. Pangatlo, yung buong pangatlo, sabi nga siguro natin, sabi, Father, ginagawa ko naman yung ikalawa at una. Ako ay gumagawa ng aking tungkulin. Iniiwasan ko yung sobra. Ay, bakit nagkakaroon pa rin ako ng problema? Anong papaano ko ngayon paiiwasan ang mag-worry? Paano ko maiwasan na mangamba? Sa unang pagbasa ho, ay pinapamanig sa atin sa aklat ni Propeta Isaias. Ang napakaganda, bagamat napakaiksi, no? Very short. Yung mensahe natin sa unang pagbasa, na sinasabi rin ngayon, kung kahit na mayroong ina na nakalimutan yung kanyang anak, no? Katulad talimbawa, may mga ina na nagpa-abort kasi ayaw nila na sila'y mapahiya, no? Anong sabi niya? Hindi ko kayo makakalimutan. Kung may mga ina na ipinagbili yung kanilang anak, sinasabi po sa aklat ni Propeta Isaias, ang Diyos, hindi kayo makakalimutan. May mga ina na maaari nakalimot sa kanilang mga anak, exception to the rule yun. Pero ang Diyos, there is no exception. Hindi kailanman tayo makakalimutan. So, paano natin ngayong pangangalagaan? Para hindi tayo mag-worry, magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos anuman ang mangyari. Nandiyan siya palagi. Kahit na sa gitna ng ating kahinaan, kahit na tayo ay makasalanan, yun po yung economy of salvation kung inyo pong maalala. Mula pa ho sa lumang tipan, nakita natin na tinatawag ng Diyos ang tao tungo sa kaligtasan. Nilikha niya ito. Ipinamanhik sa pamagitan ng kanyang mga propeta, sa kanyang mga huwes, sa kanyang mga hari, hanggang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ang sangkatauhan. Naghirap si Jesus na matay at muling nabuhay para lamang iligtas ang sangkatauhan. At alin yun, kahit na hanggang ngayon alin, nandito si Jesus sa anyo ng tinapay at ng alak para ano, samahan tayo. So, ang Diyos hindi nanghihinawa. Ay kung minsan, sabi nga natin, sino lang ang sumusuko? Ang tao lamang ang sumusuko. Naiwanan tayo, iniiwanan natin ang Diyos. Pero ang Diyos, magtiwala tayo ng ang Diyos, kailanman hindi tayo iiwanan. Eh, Father, maghihirap ako. Paano ba yun? Parang iniwanan ako ng Diyos. Ay, hindi sinabi ng Diyos na hindi ka maghihirap. No? Hindi yun ang pinangako ng Diyos. Ano yung pinangako ng Diyos? Hindi ka iiwanan. Kahit sa gitna ng iyong paghihirap. That is a symbol of the cross. Kaya pinapaalala sa atin, hindi nangulugan na hindi ka maghihirap. Ang pinangako ng Diyos rin, hindi ka niya iiwanan. Kahit anong hirap, kasama niya, nais niyang tayo samahan. At yun naman yung pangawakan natin. Sa gitna ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Kasi po kumisang, kaya po ang tao palaging nag-worry, kasi bakit? Anong pinangawakan niya? Hindi ang Diyos ang pinangawakan niya. Ang pinangawakan niya alin? Yung pangako ng kayamanan. Kapag ako ang inisip mo, akala nung iba, yun ang magdudulot sa kanya ng kaligtasan. Hindi ho. Kaya nga ho, sabi nga natin, the very fact that you worry, sabagat ang pinanghawakan mo ay ang kayamanan, hindi ang Diyos. Kung ang Diyos ang pinanghawakan mo, hindi ka mag-aalinlangan. Hindi ka mag-worry. Worry-free ka. Ano?
sapagkat yun yung pangako na ipinahayag sa atin ng Poong May Kapal. At yung pinidalangin ng Poong May Kapal, nais ng Diyos na huwag tayong mag-worry. Bakit? Ayaw ng Diyos na tayo ay mahirapan. Gusto ng Diyos na alin, makamit natin ang kaligayahan walang katapusan. Kaya ano sabi, don't worry, be happy. So ito po tatlong niwanan ko po na bilang bahagi ng ating pag-inilay. No? Una, gawin natin yung ating trabaho. Pangalawa, bawal ang sobra. Pangatlo, magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa Kanyang pag-ibig na nagbibigay ng kaligayahan walang hangganan. Please all rise. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages. God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Father to grant us an unwavering faith so that we may confidently face life's burdens and challenges. Listen to the prayers of your children, Lord. Listen to the prayers of your children, Lord, that the church and all her leaders may have the faith like that of Christ, who offered himself completely and lovingly to the Father. We pray. Listen to the prayers of your children, Lord, that people may regain their trust in their political leaders who must lead their nation to progress and peace in our land. We pray. Listen to the prayers of your children, Lord, that families may live in faithfulness and unity, avoid greed and indifference, and learn to be generous and forgiving to its members and other families. We pray. Listen to the prayers of your children, Lord, that those who are imprisoned by fear and despair may find strength in the Holy Spirit, who consoles and defends those who are weak and weary. We pray.
Listen to the prayers of your children, Lord, that our sick brothers and sisters may experience the Lord's strength and healing in our tender, loving care. For them, we pray. Listen to the prayers of your children, Lord. Heavenly Father, hear the prayers of your people. Help us to live out our promise to love and to serve one another. With compassion and understanding, through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Please all rise. Pray, verdant our sacrifice to be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His church.
O God, who provide gifts to be offered to your name, and count our oblation as signs of our desire to serve you, with devotion we ask of your mercy, that what you grant us the source of merit may also help us to attain merit's reward. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For when your children were scattered afar by sin through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people formed as one by the unity of the Trinity, may the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the church. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. Gives you praise, for through your Son, our Lord Jesus Christ, with the power and the workings of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts which we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of our Lord Jesus Christ. At whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, gave to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving you thanks, he said the blessings, he gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith.
Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of His saving passion of Your Son, His wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to His second coming, we offer You in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray upon the oblation of Your church and recognizing the sacrificial victim by whose death You will to reconcile us to Yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of Your Son, and filled with His Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May He make of us an eternal offering to You, so that we may obtain an inheritance with Your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our spouse, with the blessed apostles and glorious martyrs, Saint Martin, and with all the saints in whose constant intercession in Your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity Your pilgrim church, O Lord, with Your servants, Francis, Benaventura, the order of bishops, all the clergy, and the entire people You have gained for Your own. Listen graciously to the prayers of this family whom You have summoned before You. In Your compassion, O merciful Father, gather to Yourself all Your children scattered throughout the world, to our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to You at their passing from this life. Give kind admittance in kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of Your glory. Through Christ our Lord, through whom You have bestowed in the world all that is good. Through Him, and with Him, and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honor is Yours, forever and ever. Amen. That we may not worry and be happy. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, and by the help of Your mercy, and be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, who said to Your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you.
Look not on our sins, but the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.